So hi guys, welcome back sa ating YouTube channel. So ngayong araw na to guys, talaga naman, day 24 ng pag-aalaga ng baboy. At ito, ika-69 days na ng mga baboy. So by the way guys, 10 baboy nga bala ang nandito sa Baboyang Walang Amoy. Nauna yung 6 na batch na pinili ng 3,200 at yung ikalawang batch ay na-delay ng 10 days. At itong batch na na-delay ng 10 days, merong 4 na alagang baboy. So matotal 10 alagang baboy. Ito na, matinding pagtatay ng baboy. Paano ba may iwasan yan? At ano ba ang solusyon na dapat gawin? Ito ba ang saniban ng pagtatay ng baboy? E bacterial o normal na pagtatay lang dahil sa overfeeding? So tara guys, pag-usapan natin, himay-himayin natin yan at tingnan natin yung karanasan na itong Baboyang Walang Amoy dito lang sa Kabady Mo Po YouTube channel. So isa-isa mga nagiging sanhi at nagiging dahilan ng pagkatatae ng mga baboy, minsan overfeeding o sudden change ng pagpapalit ng pagkain sa mga alagang baboy. By the way guys, ang ginagamit nga pala dito na feeds is Bimig. So dati ibang feeds pero nilipat sa Bimig kasi alam naman natin yung Bimig talagang okay na okay yan. Yung pre-starter nila. Kaya nga pre-starter yung ginagamit dito guys at Bimig na brand. So i-share ko lang yung experiences na itong Baboyang Walang Amoy. Yung mga nakaraang araw nakita nyo na nagtatay yung baboy at matindi yung pagtatay, medyo yellowish na. Kapag ganun guys, halos bacterial na makukonsider yun, di ba? So, ang nangyari dito is halos medyo mahinang kumain yung baboy, pero nanamlay ng konti at nakita natin yellowish yung dumi. So, sa ganung sistema, dapat kung wala tayong kaalaman, itanong natin sa mga katropa natin ano ba yung mga pwedeng gawin sa mga bagay at sitwasyon na katulad niya. Dito sa Baboyang Walang Amoy, magkakasama yung baboy na 4 na yun kasi nga last batch sila sa 10 baboy na alaga. Ang naging scenario dito guys, in-isolate yung baboy na matindi yung pagtatay para at least makakatulong ito para maiwasan na yung magkahawa-hawa sila kung nasa isang kulungan sila. At syempre hindi na magkasakit yung ibang mga alagang baboy na kasama niya. Mas maganda yung Baboyang Walang Amoy na katulad nito na maraming butas para magkaroon ng space na pwedeng gamitin yung ibang butas ng baboyan para pang-isolate. Kumbaga kung nagkakaroon ng sakit, karamdaman yung baboy, ihiwalay na siya dun sa mga kasama niya. Ito na guys, yung nakaranas ng pagtatae yung baboy na katulad nito, kumontak na ng magtuturok dun sa baboy. Usually guys, ang tinuturok yung mga antibacterial, to pwede yung Bacteraid. Ayan, so makakatulong ito para at least malunasan na yung nagiging sani ng pagtatae at pagdudumi ng baboy. So maaari rin bawasan natin yung pagkain at syempre pwede rin tayo guys maglagay ng Apralite, Digest Aid, at electrolytes doon sa inumin ng mga alagang baboy. So yung mga ganong sistema guys na gamot na sachet-sachet na mabibili natin, makakatulong ito para at least hindi na lumubha yung nararanasan ng mga alagang baboy. Kung nag-o-overfeed naman tayo sa pagkain, pwede nating bawasan ng pakonti-konti para at least hanggang sa mabuo ulit yung dumi ng ating mga alagang baboy. Kung sudden change naman ng pagpapalit ng pagkain sa baboy, gawin natin guys, gradual lang. Alam naman natin na kapag sa ganitong age group na between 35 days to 60 days old, medyo hindi pa talaga ganun katindi yung digestion o pag-digest ng pagkain ng mga alagang baboy. Kaya nga makakatulong yung Digest Aid, makakatulong yung Apralite, para at least maiwasan yung pagtatae, maiwasan yung yung hindi pagkatunaw ng mga kinain ng ating mga alagang baboy. So kung kayo ay walang mga kakilala at bago pa lang sa pagbaboyan, maganda yung nagtatanong tayo sa mga katropa natin na may baboyan o kapitbahay natin na may baboyan kung nakaranas na sila ng ganong sitwasyon at ano ba yung mga ginawa nila. Kasi yung mga experiences nila makakatulong sa atin para at least makabuo tayo ng desisyon. Mas maganda rin guys, magtanong rin tayo dun sa mga agri-vet store na binibilhan natin, suki nating tindahan, kung sino ba yung mga available na technician. Itanong natin yung technician na available na, ano, gumagamit tayo ng Bimig, gumagamit tayo ng Pigrolac o kaya Uno, sino ba yung technician na naka-assign sa ating lugar dun sa pitch company na yon.
usually libre yung mga services nila at makakatulong sila para makapagbigay sa atin ng payo, makakatulong sila para makapag bigay ng mga gamot sa ating mga alagang baboy. Minsan nga libre pa yung mga gamot na daladala nila na galing na rin sa kanilang kumpanya. So makakatulong ito guys para at least kung ano yung dapat talagang gawin, dapat talagang solusyon sa ating mga baboy, eh yun talaga yung tunay na ibigay sa mga alagang baboy. Kasi sila, mayroon silang mga proper training galing sa kumpanya nila at pinapadala pa sila sa ibang training na related sa pag-aalaga ng baboy. So yung mga experiences nila, kapag since napakarami na nilang karanasan, kapag isang beses lang natin silang makasama habang may ginagawa sila sa ating baboyan, nagagamot sila ng ating mga baboy, nandyan guys yung kwentuhan. At sa pagkikwentuhan, natututo tayo ng mga lesson galing sa kanila na maaari nating i-apply at i-implement sa ating baboyan. So sa ganong sistema guys, parang sila bilang binibil na natin ng pits, nakakatulong sila sa atin para at least maging kampante tayo sa pag-aalaga ng baboy kung nagkakasakit yung ating mga alaga. At makakatulong din sila para madagdagan ng knowledge tayo bilang magbababoy, bilang nag-aalaga ng baboy, para at least sa susunod na makaranas tayo ng ganito, alam na natin kung ano yung gagawin at kung paano masusolusyonan yung problema. Okay na. So, ngayon guys, ang age group na itong baboy na to is wala pang 2 months kasi nga na-delay sila ng 10 days kumpara dun sa naunang batch. Sa ganitong age group guys, ang pagkain na dito is halos 500 to 700 grams. Sa introduction kasi guys ng starter, pwedeng 250 grams at padami na ng padami. So hanggang sa medyo kaya na nilang magkonsumo ng 500 to 700 grams bago tayo mag-introduce ng 800 grams hanggang 1 kilo papunta naman sa pre-starter sa starter period. So nakita naman natin guys yung resulta sa mga alagang baboy. Nung dumating sila dito guys, talagang napakaliliit, talagang halos ganyan lang, kayang-kaya mong hawakan. Pero ngayon guys, napakahaba na ng kanilang katawan at nakita natin yung mabilis na paglaki at paglobo ng kanilang katawan. So dun sa mga katropa natin guys na nakakaranas ng mga problema sa inyong baboyan, huwag kayong mabahala dahil sa pag-aalaga talaga ng baboy, normal lang na makakaranas tayo ng mga pagkakasakit ng baboy. Ang importante, matuto tayong magtanong, matuto tayong sumali rin tayo guys sa iba't ibang mga Facebook groups na related sa pag-aalaga ng baboy para at least kung nakakaranas tayo ng mga konting problema, pwede natin i-share yung mga experiences natin. At syempre, meron tayong parang support group, support system. Kasi maraming mga katropa tayo na nandun sa group na yon na nag-aalaga ng baboy na nakaranas na rin yung mga nararanasan natin, lalong-lalo na kung bago pa lang tayo sa pag-aalaga ng baboy. Sa ganitong age group guys, pwede tayong magbigay ng vitamin B complex. Vitamin B complex, makakatulong yan guys para maging mabilis yung paglaki ng ating mga alagang baboy at maging masigla sila. Maaari rin tayo guys gumamit Bitmin Pro. Ang Bitmin Pro, napakaganda kasi halos kompleto na siya guys. May growth enhancer, immunity enhancer, may anti-stress. Talagang halos kompleto na. Yung mga kailangan natin guys ng mga gamot, na mga vitamins sa baboy, halos nandun na sa Bitmin Pro. Isang ganun lang yung bilhin ninyo guys. Talagang halos yun na yung magagamit ninyo sa buong period ng pag-aalaga nyo ng partner. Meron ding mga sachet-sachet na nabibili na napakamura dahil pwede nyong gamitin sa loob ng isang linggo. Ilalagay nyo lang guys, ihahalo lang sa ilang litro ng tubig at yun na, ihahalo sa painumin ng inyong mga alagang baboy. Nakaranas tayo na gumamit ng Bitmin Pro at naging maganda at effective naman. So pwedeng gamitin to guys sa mga partner, sa inahing baboy, sa mga barako at dumalagang baboy. Ganun na rin guys sa mga piglets. So guys, maraming salamat sa pagsama sa atin ngayong araw na to. Isa na namang kwentuhan dito pa rin sa Kabady Moko YouTube channel. So kung kayo guys nakakaranas ng mga problema o mga challenges sa inyong baboyan, so huwag kayong mabahala, relax lang. So, sumali sa mga iba't ibang Facebook group na related sa negosyo ng pagbababoyan o related sa hog raising, pag-aalaga ng baboy, mga magbababoy sa Pilipinas, para at least magkaroon kayo guys ng support group. Para at least minsan kasi yung ibang mga magbababoy, hindi talaga nila alam kung anong gagawin. Kung mayroon tayong mga kasali tayo sa mga grupo tulad ng mga group ng mga magbababoy o hog raiser sa Facebook,
isang problema na nararanasan natin sa baboyan, pwede tayong mag-share ng picture. Mga katropa, ito yung nararanasan ko. Ano bang gamot na pwede kong gawin? Ano bang pwede kong gawin sa aking mga alagang baboy? Para at least hindi tayo kabado. At doon sa mga sitwasyon na katulad yun, kahit i-share lang natin guys yung picture ng baboy, ng alaga, o kaya ng problema natin sa ating baboyan. So may mga katropa tayo na handang sumagot, handang tumulong. Kasi yung mga hog raiser naman talagang tulong-tulungan lang yan. Kasi doon sa iba na nakaranas na ng ganung sitwasyon, ayaw nilang maranasan ng iba pang hog raiser yung mga na-experience na nila. At syempre doon sa mga experiences nila, natuto sila at nalaman nila kung ano ba yung dapat gawin. At handa naman sila at willing naman sila na i-share yung mga kaalaman, yung mga experiences nila, kung ano ba yung best practice na ginawa nila para masolusyonan yung problema. So kaya relax-relax lang mga katropa, tuloy-tuloy lang sa negosyo ng pagbabuyan. At syempre wish natin na kumita ang lahat. So guys, kasama pa rin natin si... Ayan. So, ito guys, si Kabady Moco. Basta usapang negosyong baboyan. Asenso sa negosyong baboyan. Kabady Moco yan. So, by the way guys, kung kayo ay merong suggestion, comments, leave lang kayo ng message sa baba. At syempre, tingnan natin kung madiscuss natin yan dito sa ating channel. So, maraming maraming salamat mga katropa. Hanggang sa muli. Paalam. Ayan.